Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Ano ang iyong gagawin kung ipakilala sa iyo ng iyong asawa ang kanyang kalaguyo? Ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay iikot sa paksang ito. Isang lalaki na nangarap ng dalawang buhay kasama ang kanyang totoong asawa at ang kanyang kalaguyo. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, humantong ang lahat sa malagim na krimen. Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Mimi Wong o ang tinaguriang Singapore's Cabaret Queen. Si Mimi Wong o Wong Weng Siu ay pinanganak sa Singapore Street Settlements noong 1939. Sa kasamaang palad, namatay ang tatay ni Mimi matapos niyang ipagdiwang ang kanyang unang kaarawan. Ang nanay ni Mimi na si Leong Kwan Fiong ay pangalawang asawa ng kanyang ama. Hindi naging maganda ang childhood ni Mimi dahil hindi siya maalagaan ng maayos ng kanyang ina dahil sa kahirapan. Walang naging choice ang kanyang ina kundi ipaampon si Mimi kay Ho Ah Song na siya namang unang asawa ng kanyang ama. Dahil hindi naman tunay na anak ni Ho Ah Song si Mimi, hindi nito nagawang mahalin ang bata. Tinrato nilang iba at hindi kapamilya si Mimi. Maging ang kanyang siyam na anak ay ganoon din ang trato kay Mimi. Palagi nila itong pinagsasalitaan ng masakit at tinratong parang isang katulong sa kanilang tahanan. Naging punching bag din si Mimi ng pamilya. Verbal at pisikal na pang-aabuso ang inabot ni Mimi mula sa unang pamilya ng kanyang ama. Pinagbawalan din nila si Mimi na sumabay sa kanilang kumain sa hapagkainan. Tanging mga tira-tirang pagkain lamang ng pamilya ang maaaring kainin ni Mimi sa bahay na iyon. Salat din sa edukasyon dahil hindi rin nila pinayagan na makapag-aral si Mimi. Naging napakalungkot ng naging buhay niya sa bahay na iyon. Dahil sa lumalalang sitwasyon ni Mimi sa bahay ng kanyang madrasta, nagdesisyon siyang magtrabaho bilang isang mananahi sa edad na 14 upang masuportahan ang kanyang sarili. At dahil wala na siya sa poder ng kanyang madrasta, nagkaroon na ito ng pagkakataon na makihalubilo sa iba at magkaroon ng ibang kaibigan. Taong 1956, inimbita siya ng isang kaibigan na gumimik. Dito niya nakilala ang lalaking si Sim Wokum, isang school canteen stallholder. Naging magkaibigan ang dalawa at hindi naman nagtagal ay naging magkasintahan kahit na 7 taon ang tanda ni Sim kay Mimi. Nag-date silang dalawa ng 2 taon at noong 1958 ay nagdesisyon na magpakasal. Nang parehas na taon din, ipinanganak ni Mimi ang kanilang panganay at lumipas ang 4 taon ay sinilang niya ang kanilang bunsong anak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang pagsasama ni Mimi at Sim. Hindi nalampasan ni Mimi ang tromang naranasan niya nung bata pa siya kaya't nagkaroon ito ng masamang epekto sa kanyang pag-iisip. Napakadali nitong mainis at magalit sa mga pinakamaliliit na bagay, hindi katulad ng kanyang asawa na si Sim na palaging napaka-relax at mahinahon lamang. Sa durasyon ng kanilang pagsasama, palaging sinasaktan ni Mimi at pinagsasalitaan ng masasakit si Sim at ang kanyang biyanan. Dahil naintindihan ni Sim ang tromang pinagdaanan ng kanyang asawa, ay hindi ito lumalaban o sumasagot sa tuwing mainit ang ulo ni Mimi. Ngunit may isang pagkakataon na hindi nakaiwas si Sim kaya't nasugatan siya ng kutsilyo na nag-iwan ng peklat sa kanyang noo. Kahit na mahinahon at likas na mabait itong si Sim, nagkaroon ito ng isang masamang bisyo. Nalulong ito sa pagsusugal at maraming pagkakataon na napatalo nito ang ipon nilang mag-asawa. Naubos ang kanilang ipon at nabenta din ang kanilang mga naipundar dahil sa addiction ni Sim. Natanggal din ito sa kanyang trabaho kaya't naiwan si Mimi na siyang tagapag-provide sa kanilang pamilya. Walang nagawa si Mimi kundi kumuha ng iba't ibang trabaho upang masuportahan ang dalawa nilang anak. Sa kabila ng pagsisikap ni Mimi na itaguyod ang kanyang pamilya ay ipinagpatuloy pa rin ni Sim ang kanyang bisyo. Tuwing susweldo si Mimi ay kinukuha nito ang perang pinaghirapan ng asawa upang masatisfy ang kanyang adiksyon. Pagod na si Mimi sa kanilang buhay kaya't nag-file ito ng divorce noong 1963. Halos 5 taon lamang ang itinagal ng pagsasama ng mag-asawa.
Para lubos na makapagtrabaho nang hindi inaalala ang kanyang dalawang anak, ay iniwan ni Mimi ang mga ito sa pangangalaga ni Sim. Nang ma-finalize ang lahat, nagsimula nang maghanap ng trabaho itong si Mimi. Trabahong magbibigay sa kanya ng mas malaking sweldo. Napagdesisyon na ni Mimi na pumasok sa isang bar bilang isang dancer. Dito nagsimula ang tawag sa kanyang Mimi Wong. Ginamit niya ang pangalang ito bilang kanyang stage name. Mabilis ang naging pagsikat ni Mimi sa mundong iyon dahil sa taglay nitong kagandahan. Lumaki ang kita ng bar tuwing siya ay magsasayaw. Dumami rin ang mga parokyano kaya't binansagan siyang Queen of All Bar Hostesses sa Singapore. Dahil dito, kumita si Mimi ng maraming pera at pumila din ang kanyang mga manliligaw. Habang nag-e-enjoy naman si Mimi sa kanyang kalayaan at sa limpak-limpak na salapi na kanyang kinikita, si Sim naman ay hindi pa rin makamove on sa kanyang buhay. Alam nito kung saan nagtatrabaho si Mimi kaya't minsan ay binibisita siya nito doon upang panoodin itong sumayaw. Nang makaawa itong bumalik na si Mimi sa kanilang buhay ngunit hindi ito pumayag. Ayaw nang balikan ni Mimi ang sitwasyon nila noon at isa pa ay masaya siya sa nangyayari sa kanyang buhay ng panahong iyon. Dumaan ang 3 taon, napansin ni Mimi na may isang lalaking regular na pumupunta sa bar upang manood ng kanyang show. Ang lalaking ito ay si Hiroshi Watanabe, isang high-ranking member ng isang Japanese corporation na parte ng reclamation project sa Singapore ng panahong iyon. Nagkagusto si Hiroshi kay Mimi kaya't paulit-ulit itong bumabalik sa bar upang panoodin itong sumayaw. Niligawan niya si Mimi at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng romantic relationship. Okay na sana ang lahat, ngunit ito pa lang si Hiroshi ay kasal at may asawa at anak sa Japan. Ayon kay Hiroshi, mahal pa rin niya ang kanyang asawang si Ayako Watanabe at hindi niya ito iiwan para kay Mimi. Kahit na alam ni Mimi na wala namang patutunguhan ang relasyon nila ni Hiroshi, ay hindi nito nagawang iwanan ang lalaki. Nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa at hindi nagtagal ay nabuntis ni Hiroshi si Mimi. Ayaw ni Mimi na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis kaya't humingi siya ng pera kay Hiroshi upang maipalaglag ang bata, ngunit hindi siya nito binigyan ng pera. Hindi nagpapigil si Mimi kaya't ginamit niya ang sarili niyang pera upang ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Bumiyahi siya papuntang Penang, Malaysia dahil mas mura doon ang mga ganitong serbisyo. Pagkatapos maipalaglag ang bata ay nagpatuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Taong 1968, natapos ang relasyon ng dalawa nang makilala ni Mimi ang isang businessman mula sa Hong Kong. Sumama si Mimi sa lalaking ito sa Hong Kong, ngunit hindi rin naglaon ay iniwan din siya nito nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Mimi na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Taong 1969, bumalik si Mimi sa Singapore at nagtrabaho bilang isang escort. Nakipagbalikan siya kay Hiroshi at kinuhanan siya nito ng isang upahang kwarto sa Alexandria Road. Bukod sa pagiging escort, sinustentuhan din siya ni Hiroshi ng $200 buwan-buwan. Dito na nagdesisyon si Hiroshi na sabihin sa asawa niyang si Ayako ang relasyon niya kay Mimi. Obviously, hindi naging masaya sa balitang ito si Ayako, ngunit kinumbinsi ni Hiroshi ang kanyang asawa na bumiyahe papuntang Singapore upang personal na makilala si Mimi. Nang mga panahong iyon ay may pagkabayolente pa rin itong si Mimi at makailang ulit na pinagbantaan si Hiroshi na sasaktan siya nito kung ipipilit nitong makipaghiwalay sa kanya. Ipinagpatuloy ni Hiroshi ang planong pagtatagpo ng dalawang babae nang sa ganon ay maging kalmado ang sitwasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang kabit. Nang sabihin naman ni Hiroshi ang planong ito kay Mimi ay doon na sumabog ang galit nito. Nagwala ito at pinaghahampas si Hiroshi. Pinakalma ni Hiroshi si Mimi at mahinahong ipinaliwanag dito na mas makakabuti para sa kanilang pagsasama kung personal din itong makikilala ang kanyang pamilya mula sa Japan. December 23, 1969, dumating ang legal wife ni Hiroshi na si Ayako, dala ang 3 nilang anak sa Singapore. Sinundo ni Hiroshi ang kanyang pamilya sa airport at dinala sa apartment ni Mimi. Surprisingly, mukhang mabilis na nagkasundo si Mimi at Ayako. Hindi sila nagkaroon ng anumang pagtatalo o pisikal na pag-aaway. Madalas ay pinagluluto pa ni Mimi ng merienda ang mga anak ni Hiroshi kaya't naging malapit ang mga bata sa kanya. Tinawag siya ng mga ito na Oba-san o tita sa ating lingwahe. Dahil kalmado ang lahat, akala ni Hiroshi ay tama ang kanyang desisyon, ngunit ang hindi niya alam ay may paparating na malaking sakuna.
Nagpupuyo sa galit itong si Mimi at lahat ng pinapakita niya sa pamilya ni Hiroshi ay pawang balat kayo lamang. Ngunit sa kabila nito, nakita ni Mimi kung gaano kamahal ni Hiroshi ang kanyang mga anak. Naawa ito sa mga bata kaya't hindi na niya ipinilit na pabalikin ni Hiroshi ang mga ito sa Japan. Tiniis ni Mimi ang setup na iyon kahit na ang totoo ay gustong gusto niyang masolo si Hiroshi. Ngunit hindi rin nagtagal ang pagtitimping ito ni Mimi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila itong si Hiroshi ay naghahanap talaga ng away. Pagkatapos ng isang New Year's Eve party, dumaan si Hiroshi sa apartment ni Mimi. Lasing ito noon at kung ano-ano ang pinagsasabi nito kay Mimi. Ayon kay Hiroshi, tinawag di umano siya ni Ayako na isang pokpok. Labis na nasaktan si Mimi nang marinig niya iyon mula kay Hiroshi. Akala niya ay ayos lang silang dalawa, ngunit galit din pala ito sa kanya. Totoo na siya ay isang cabaret dancer, ngunit siya ay ginagalang at tinitingala sa industriyang iyon. Kumikita siya ng halos $1,000 na malaking pera na ng mga panahong iyon. Masyadong nakanti ang pride ni Mimi dahil para pala kay Ayako ay isa lamang siyang hamak na pokpok. Ngunit ang totoo ay hindi sang-ayon itong si Ayako sa relasyon ni Hiroshi at Mimi, which is understandable. Sinong babae ang nasa tamang pag-iisip na papayag na may kabit ang kanyang asawa? Nagmakaawa ito kay Hiroshi na makipaghiwalay na kay Mimi at bumalik na lamang silang pamilya sa Japan upang magsimula ng bagong buhay, ngunit matigas ang ulo ng kanyang asawa. Tiniis ni Ayako ang ganoong setup upang mapanatiling buo ang kanilang pamilya. Dahil sa mga revelasyong ito mula kay Hiroshi ay dito na sumabog si Mimi. Hindi na niya kayang magpanggap, kaya't gumawa siya ng paraan upang makaganti kay Ayako. Kinontak ni Mimi ang dati niyang asawang si Sim. Inutusan ni Mimi na bugbugin ito si Ayako, kapalit ng $500 at mabilis naman itong pumayag. January 6 ng sumunod na taon, nagpunta naman si Mimi sa bahay ni Hiroshi upang maghapunan. Niyaya ni Mimi si Hiroshi na magtalik ngunit tinanggihan siya ni Hiroshi. Ayon dito ay mayroon siyang trabahong kailangan tapusin at saka ipapasyal niya pa sina Ayako at ang mga bata. Dito na lalong nagpuyo sa galit si Mimi. Nang makaalis si Hiroshi ay dali-daling tinawagan ni Mimi si Sim. Nagkita ang dalawa at sumakay sa taxi papunta sa Flamingo Nightclub bandang alas 9 ng gabi. Nagpunta sila sa club upang magkaroon sila ng alibi bago isagawa ang kanilang plano. Nang matapos ang shift ni Mimi ng gabing iyon, sumakay muli ang dalawa ng taxi at tumulak papunta sa inuupahang bahay ni Ayako sa Jalan Seaview. Bago kumatok ng pinto ay inabutan ni Mimi si Sim ng isang bote na puno ng toilet cleaning liquid. Inutusan ni Mimi na isaboy ni Sim ang likido sa mga mata ni Ayako. Binuksan ni Ayako ang pinto at tinanong nito kung ano ang kailangan nila. Sumagot si Mimi at sinabing ang lalaking kasama niya ay isang tubero na siyang gagawa ng sira sa kanilang banyo. Nagulat si Ayako ngunit na-appreciate nito ang ginawa ni Mimi kaya't pinapasok nito ang dalawa sa kanilang bahay. Nang makapasok na sa bahay ay dahan-dahang binunot ni Mimi ang isang pares ng guwantes at kutsilyo sa kanyang bag. Nang malapit na sila sa banyo ay doon na isinaboy ni Sim ang likido sa mga mata ni Ayako. Nang nagpapanik na ito sa sakit ay sunod-sunod namang sinaksak ni Mimi si Ayako sa leeg. Hinagip ni Sim si Ayako at tinakpan ang kanyang bibig upang mapatahimik. Ngunit dahil may malay pa naman si Ayako ay nagawa nitong kagatin ang kamay ni Sim upang makawala. Dahil sa ingay ay nagising ang 9 years old na anak ni Ayako na si Cheiko Watanabe. Binuksan ng bata ang pinto ng kwarto upang malaman kung anong nangyayari at bakit sumisigaw ang kanyang ina. Nakita ni Cheiko ang kanyang inang duguan at hawak ng isang hindi kilalang lalaki kaya't natakot ang bata at sumigaw ito ng napakalakas. Tinakbo ni Mimi si Cheiko upang takpan ang bibig nito ngunit mas mabilis na nakatakbo palayo ang bata. Tumakbo si Cheiko sa kabilang kwarto upang gisingin ang kanyang mga kapatid at sabay-sabay nilang binalikan ang kanilang ina. Nadatnan ni Hiroshi ang kanyang asawa na duguan at nakahandusay sa sahig at napapalibutan ng kanilang tatlong anak. Tinanong niya ang mga bata kung anong nangyari at dito na kinuwento ni Cheiko kung ano ang naganap ng gabing iyon. Sinabi nito na nasa bahay nila si Oba-san at may kasama itong lalaki na hindi niya kilala. Nang marinig ang sinabi ng anak ay agad na inireport ni Hiroshi ang insidente sa mga pulis.
Na mga panahong yon ay wala na si Mimi at Sim sa kanilang bahay. Dead on arrival na si Ayako nang makarating sila ng ospital. Dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya ay hindi na nito kinaya pa. Bandang alas 12 ng gabi ng parehas na araw, tinawagan ni Sim ang kaibigan niyang si Lee Cheng Sui upang itanong kung may bakanting kwarto ba silang marerentahan ni Mimi. Ngunit dahil malalim na ang gabi ay sinabihan siya nitong tawagan ang may-ari ng building ng sumunod na araw. Hindi rin naman natiis ni Lee si Mimi at ang kanyang anak, kaya't pumayag ito na magpalipas sila ng gabi sa kanyang kwarto. Umalis naman si Sim upang asikasuhin ang isang importanteng bagay. Si Officer Tan Kim Hai ang inappoint ng gobyerno ng Singapore upang magsagawa ng investigasyon. Ang autopsy naman ng katawan ni Ayako ay isinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Forensic Pathologist Chow Chi Zeng. Kinumpirma ng propesor na ito na ang mga saksak sa liig at tiyan ni Ayako ay tumama sa mga major blood vessels kaya't binawian ito ng buhay 5 o 6 na minuto matapos itong masugatan. Hindi naman nagtagal ay natumbok ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Mimi at Sim. Dahil sa mga ebidensya at testimonya ni Chico, si Mimi at Sim ay parehas na nakasuhan sa pagpatay kay Ayako Watanabe. Nagsimula ang trial ng dalawa noong November 1970. Habang gumugulong ang kaso ay panay ang pagtuturoan ng dalawa. Ayon kay Mimi, nag-aaway sila ni Ayako sa loob ng banyo kaya't hinila ni Sim si Ayako palayo sa kanya at pagkatapos ay sinaksak ng makailang ulit. Idinagdag din ni Mimi na lasing siya ng mga panahong iyon kaya't imposible na siya ang sumaksak kay Ayako. Ayon naman sa psychiatrist na sumuri kay Mimi, meron itong sakit na Japanese encephalitis na nakuha niya rin mula kay Hiroshi, ngunit sa kabila noon, kinumpirma ng psychiatrist na maliwanag ang pag-iisip ni Mimi at alam nito ang kanyang ginagawa ng brutal niyang mapatay si Ayako. Inamin ni Sim na tinulungan niya si Mimi na bugbugin si Ayako, ngunit itinanggi niya na siya ang mastermind sa krimen. Itinanggi din ito na siya mismo ang sumaksak kay Ayako. Ayon sa kanya, ipinaghihiwalay niya lamang ang dalawang nag-aaway na babae. Kinagat pa siya di umano ni Ayako nang tinangka niyang ilayo ito kay Mimi. Inilahad niya din na si Mimi ay miyembro ng Red Butterfly Gang, isang secret society na binubuo ng mga babaeng edad 16 hanggang mid-20s. Karamihan sa mga miyembro ng society'ng ito ay mga prostitutes, mga babaeng nagtatrabaho sa bar at mga dance hostesses. Lahat ng mga babaeng kasapi sa gang na ito ay may tattoo na kulay pulang paru-paro. Matapos ang lahat, si Mimi at Sim ay parehong nabigyan ng parusang kamatayan. Si Mimi ay inilipat sa Changi Prison at nag-file ng 2 appeals. Ang una ay dininig noong March 1972 at kinuha niya si Attorney David Saul Marshall bilang kanyang abogado. 3 judge naman mula sa Court of Appeals ang nagbasura ng apilang ito mula sa kampo ni Mimi noong July 23, 1972. Ayon sa kanila ay patas ang naging pagdinig sa kaso kaya't wala ring nangyari sa apil ng kampo ni Mimi. Ganoon din ang nangyari sa apilang ipinasa naman ng kampo ni Sim. Ang 2 apila naman ng kampo ni Mimi ay isinumiti naman ng kanyang abogado sa noon ay presidente ng Singapore na si Benjamin Shears. Dito ay humiling ang kampo ni Mimi na ibaba ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa mga pinagdaanan ni Mimi ng maliit pa lamang ito. Ayon sa abogado, gagaling si Mimi sa kanyang mental illness kung ito ay marirehabilitate at mabibigyan pa ng 2 pagkakataon. Labis di umano nitong pinagsisisihan ang kanyang nagawa at habang nasa loob ng kulungan ay sumapi ito sa isang Christian religion upang lubos na makapagsisi sa kanyang kasalanan. Ang clemency appeal na ito ay dinismiss din ng presidente kalaunan. Ganoon din ang nangyari sa clemency appeal na ifinile naman ng kampo ni Sim. July 27, 1973, ang araw na itinakda upang bitayin si Mimi at Sim. Pinagbigyan ng korte ang hiling ni Mimi na maisuot ang kanyang wedding dress habang siya ay binibitay. Nakakalungkot ngunit wala ni isa sa kanyang mga kapamilya ang dumating ng araw na iyon upang magpaalam. At ito na nga ang naging tuldok sa makulay na buhay ng Singapore's Cabaret Queen. Nang matapos ang pagbitay ay inilibing si Mimi at Sim na magkatabi sa isang hindi kilalang sementeryo. Si Mimi Wong ang kauna-unahang babae na nasintensyahan ng parusang kamatayan sa Singapore since its independence from the British colonial rule and Malaysia. Dahil dito, umani ito ng atensyon mula sa napakaraming tao at sa media.
Naglabas din ng isang dokumentaryo ang True Files tungkol sa buhay ni Mimi noong 2002. Wala namang naging balita kung ano ang nangyari sa mga anak ni Mimi matapos ang kanyang kamatayan. Si Hiroshi naman at ang kanyang tatlong anak ay bumalik sa Japan matapos ang trial ni Mimi. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!